Labanan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napaparaon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa 105.7 Joy FM. Kasama si Caloy Rosario. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Mayang gabuntag ka ninyong tanan mga katinig. Welcome ning atong programa nga Tinig ng Bayan. Adlaw nga Miyerkules na kita. Ulahing adlaw naman day karon, no? June 30, 2021. Kumusta mga katinig? Okay, daghang kitang paghisgutan sa kinatibukan ng atong programa. Doon na kita ay good news and bad news. Ang atuang good news mga katinig kay hinahinay nang nikunhod ang kaso sa COVID-19 sa Soccsaryen Region ingon man diri sa probinsya sa Cotabato. Wow, no? Ato nakita mga katinig sa pipila ka mga adlaw na nga mas daghan ang mga naayo kaysa mga bag-ong kaso. Pero dapat amping-amping gyapon kita kanunay. Kaya tungod sa padayon nga pagkuya na pagyapon sa COVID, na pagyapon ang bahad sa COVID. Ang bad news mga katinig, una doon nga ganapod ang mga local official sa probinsya ang nagpositibo sa COVID-19. Unya na doon nga ganapod ang ihap sa mga nangamatay. Unsa kay realization sa mga naigo sa COVID-19 nga ito ang mga official sa gobyerno. Pero sa atong nakita mga katinig, kasagarang realization nila. Why kwenta ang fame, why kwenta ang power, why kwenta ang ilhang kayamanan sa diyang dool na sila sa lubnganan. Oh, kay nga no, mag-inusarang laban ni mo ng COVID-19 mga katinig, mo na ka matuuran dira, di ba? Masulod ka sa isolation facility, masking membros pamilya gani, magalanganin nga musulod sa kwarto kay tungod hadlok mo po nga matakda ni aning COVID, kay grabe gining COVID mga katinig. Ang pinaka mahimo nato ipadayon lang no ang pagpatuman sa mga health protocols o kining pagpabakuna. Karon na nisaka na po ang hiyap sa mga nabakunahan sa tibuok probinsya, pero daghan pa gyud ang wa na bakunahan. Kalabot niini mga katinig atong makahinabi karong buntaga ang atuang spokesperson incident commander sa Cotabato IATF si board member Philbert Malaluan. Board, good morning si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Good morning, Sir Loy, at kapwa Cotabatenos. Tama po, napakaganda ang balita. Ikan sa total na halos 1,050 na active cases dati, 2 weeks ago, karon naana lang ta sa 687 active cases. Nevertheless, nagapadayon ang GCQ status ni Governor Nancy Catangco through Executive Order 33 niya. Diri sa probinsya, kaya naapuban kita sa National IATF hangtod July 31. Doon na ba yung mga expected nga pagbago? Ilawam dito sa kamanduan, ilawam sa GCQ, sir? Pagpagawas niya sa iyahang Executive Order 33, walay bago, sir. Kung unsa man ang atong style sa GCQ karon, na naigamay lang na pag-stricto, wala naman din ang ating movement Sunday, tuloy lang ang ating decontamination Sundays, ganun pa rin po ang ating GCQ hangtod July 31. So, masulti na itong effective ang gihimong paghugot gamay sa quarantine o sa restrictions sa diri sa probinsya. Kung totoo, sincere, ngayon, we are still awaiting further statistics kay putting into consideration na base dugay pa mag-report ang uban ng mga specimen na gipadala nato sa laboratory. Ani na lang, sir, ato na lang i-piece together na the latest 7-day average na ito nibaba sa halos 20 cases na lang per day. So, wala, dili na parehas at itong last week na naasa halos 30 cases per day. So, natural, mubaba ang average daily attack rate kadaghan sa kaso. O number 2, mubaba po ang number sa kama sa mga ospital na nagamit tungod sa COVID-19. Pero sa mga lungsod nga dunay taas nga kaso, nag-ulagya po ng kinapawan, no?
Okay, dito po sa Cotabato Province, it is always expected na katong highly urbanized na area, katugid ang unagid na ang mag-register sa number of cases, sa number ng nangamatay, sa number din ng active na cases. So, tama ka sir, Kidapawan and Mitsayap, and then yung sunod po natin yung Kabakan and Amlang also are also registering high number of cases. Diri sa mga local official na to, sir, no, last interview to sa imuhan, you mentioned nga depende sa local official kung sila mismo musulti na nag-positive sila sa COVID. Pero batay sa mga information nga nakuha ninyo, pila na ka mga official karon ang nadungagan o na naigo na po da sa COVID. Kay last time iangkon na si Vice Mayor Chris Kadungon sa Antipas din na kagahapon gika-report kay dunay DILG order nga naigo po da sa COVID si Vice Mayor Valdebeso. Katam ko, si Vice Mayor Gigi? Yes. As to statistics, sir, wala tayo specific statistics kung pila ka elected or government officials ang naigo aling COVID-19. Because continuous naman po ang ating rule na confidential po yung ganitong information, except kung sila na mismo ang nag-volunteer sa information na anigaw ang resulta sa RT-PCR test nila, then so be it. Kaya wala tayong problema na sila nag-announce kung sa status sa ilahang sitwasyon. At least transparent lang din po sila dahil sila ay mga officials na ibinoto din naman ng taong bayan. Pero so far po, accurate naman yung inyong balita na nag-positive po yung isang officialis ng Antipas, nag-positive din yung isang officialis ng Matalam. Dahil buwaba na yung kaso, pero last how many weeks ay nagkumahog tayo dahil nga masyadong mataas ang kaso. This time, kumusta naman yung mga supplies ng mga gamot para sa mga o sa mga ospital sa kasalukuyan? Kasi nandyan pa rin yung banta ng virus. Sir, as to the One Hospital Command Center, it has yet to officially be launched. Pero sa referral sa ato ang pasyente, sir, napansin na to, mas nindot o mas paspas ang referral. Dati kasi hindi alam ng mga tao na may mga sintomas kung saan nila i-refer yung kanilang sarili. Ngayon, they already know na kung asa sila ng LGU, they just refer themselves to the health office of their LGU. So kung sa city health office o sa municipal health office. Ayon na tayong network, nga nindot ka rin sir, kung asa mapasal ato ang mga pasyente. And I'm really happy. For example, ang ato ang 22-bed na isolation facility sa sulod mismo sa compound sa Cotabato Provincial Hospital kay naka-upgrade na sir. So maganda ito dahil meron din itong kwarto para sa operating room ng mga COVID positive, delivery room ng COVID positive, and then meron na rin siyang provision para sa darating pa na ating mga dialysis beds para sa COVID positive. So lahi pa rin sir sa ato ang bag-o pag-yod na high medical grade na isolation facility diri sa province. So, naata sa CPH karon abri 22 beds na nga murag COVID ward ang tawag na to ani. Ug naata kay mag-abri nga 7 beds nga high grade nga ICU unit para sa severe and critical patients. Now, kining 7 beds nga high grade nga ICU unit, maganda ito sir dahil number one, meron siyang HEPA filter. It is a filter that could filter even viruses and bacteria. So, dili niya siya isolation lang, basta gi-isolate lang ang tao na may sintomas. Ngayon po, ang ating problema dito sa ating province, wala man tayo level 3 na hospital, maglisod ka sa mga critical o severe na pasyente, sige tagpasa sa CRNC, St. Elizabeth, or SPNC. So ngayon po, malapit na malapit na, nakita na, naipakita na rin na ni Governor Nancy Katabco sa publiko sa kanyang social media page, hapit na matapos ang phase 1 o yung initial nga pito na kama. So triple layer ang walling na ay piped in oxygen, kumpleto ang mga gamit at tabang good for severe and critical patients. Kining atong bag-ong high grade na ICU for COVID patients. So hopefully magbaba na ang death rate diri sa probinsya kay kasamtangan 191 ang ato ang confirmed na namatay related sa COVID, di po ba? Actually, sir, regarding the death rate,
karoon ng meeting at bumisikad yun ang DOH at talagang naitanong po yan tangkang-prangka na pangatangan ng misaka ng yod ang kadaghan sa nangamatay. Ang DOH hindi pagkaayo ang tubag, and to be fair with Cotabato Province na paspas ng pagbag-refer sa CIMC ani ang napansin na to. Number one daw, so once nga niabot na sa severe ang stage sa COVID sa isa ka pasyente, lisod na siya i-reverse. Okay. So ang kasagaran sa mga pasyente na nangabot sa CIMC na ang nasa severe o ang ibang critical pagyod. So dapat sa sunod, lesson learned para sa tao, maski gamay pa lang na sipon o ubo pa lang imong nabatian, labi na kung naakay diabetes, comorbidity or senior citizen ng imong pasyente, sumbong dayon para maswab dayon, ma-isolate o mabantayan dayon sa ospital. Number two po, we cannot compare the patient's region per region. Kaya for example, sir, ang Davao City po dito sa Davao region, sila naman ang naay RT-PCR machine. Naaman lang sa SPMC ang RT-PCR machine sa Davao region. Wala man yung RT-PCR ng Digos, ng Davao de Oro, ng Occidental, ng Davao Oriental. Pero kung tanawin niyo, pinakadagad kaso, Davao City dihapon, pinakadagad na ospital, Davao City, pinakadagad na matay, Davao City dihapon. So it is very difficult to compare LGU versus LGU. Hindi na lang good ingon nga dere sa Soxergen region, sir. Number one, taas good kayo ang populasyon sa North Cotabato compared to the others. So kung proportion ni mo, taas good atong senior citizen, taas po siguro ang may diabetes or may hypertension sa tua. And number two, sir, daghan good ang ato ang cases lately nga natakdan ang mga tigulang. That is why kinahanglan din nato i-forward ang mga tao. Medyo mahina po yung ating senior citizens once na may COVID na. So kung pwede lang dito sa trabaho o kung asa mo nag-travel, kinahanglan as much as possible ang tingnan nato ang ating mga senior citizens of my comorbidity. So ibig sabihin po, Board, ang kadaghanan ginadala ng mga nangamatay sa ospital, grabe na sa ilahang mga pamilya. Dili siya nag-develop yun kayo o kanang grabing nga infection while nasa ospital? Yes, this is the usual scenario, sir. Pag-abot sa ospital, sir, kung dili siya moderate, naala siya sa severe na status. So kumbaga ang uban dira na kaya marunta, katong mga uban nga mild pa lang o moderate pa lang nung na-refer, mukhang maganda naman ang prognosis. Gumagaling naman sila kaagad, hindi pa na ipapasa ng CIMC kaya nabantayan dahil. Pero ang napansin namin na iba, na pagka-presenta po, medyo malala na kaagad, na nasa moderate severe or severe na due to critical, yun po yung mga tao, mga ginadagan sa CIMC, and expecting na CIMC, abing ilag mabuhi dahil. Pero kami, nakita namin, sir, once na nag-classify na na severe talaga ang isang tao, nahirap na pong maibalik sa normal. Kasi opo, kasi una diyan paglabas pa lang ng ospital yung travel time na ibabiyahe siya palipat ng ospital. Pangalawa, yung comfortability, sabihin natin comfortable siya habang nasa loob ng ambulansya, pero yung bounce ng sasakyan, di ba? May impact din po 'yan. So at tinitira nitong COVID nito yung lungs. May epekto rin sa isang tao. Yes, sir. It may be, sir, na na-eye bounce sa sakyanan. It may be nga na dumagan ang travel time. Pero kung, for example, sir, ang ating pasyente, halimbawa, ay galing Mitsayat, which is only less than 2 hours from Cotabato City or Tigapawan City, sabihin natin, which is only around 2 hours kung i-ambulance siya din na paspasa ng ambulance sa Cotabato City. It still doesn't matter, sir, if it's 2 hours or 1 hour. What matters is the days before. Katong nakita nila nga na ay sintomas na ang pasyente, katong ga-incubate pa lang o napandaghan pa lang ang virus ng COVID-19 sa sulod sa lawa sa pasyente, dapat report tayo. That is why very fast dapat ang pag-detect ni ini nga sakit. But nevertheless, sir, tama ka, kinahanglan na paspasada ang pag-dawa sa results, so dapat na ano ang RT-PCR machine, hindi ka nga pa na approve ng DOH, so dapat mas paspasagid ang referral sa ospital. That is why nag-invest with heavily karon sa pagka-upgrade ng ospital lang ito ang COVID. Unsay update, sir, no? Kay ang sulti sa DOH, ang maong dili pa na-aprobahan ang atong RT-PCR test sa machine dira sa may
sa Maimlang, no? Kay tungod kulang pa daw mga papers. Unsa mga papers silang ginapangita? Yes, meron pong mahabang listahan ng requirements po. Tapos ang nag-check po nito ay hindi na DOH region, kundi DOH national na, because it is a molecular laboratory, RT-PCR pan-COVID. So nakita nila na naapay mga dati ha, infrastructure requirements, like kulang padalaan ni sa salog, kulang pa ang curving or concavity sa walls, kulang pa ng HEPA filter. Isa-isa lang dati na kanilang pinuna. So isa-isa lang na giuyunan o gibutangan din budget sa ito ang governor. So karon na pay minimal na lang na paper requirements sa ilang ipangayo na hatag naman po na mo, and we are waiting from DOH National ang mahatag din na ang final approval na hindi. So kano sa mo nag-expect nga ma-inspect nila ulit o para ma-aprobahan na kay ginahanga na magigit kayo ni? Okay, ang inspection naman nila is usually virtual na, sir. Virtual inspection through Zoom na actually yung mga meetings namin. Kaya kung paabot nito din na po from national, isa-isa, di-gib na. Matagal talaga yan matapos. So we are positive naman. We are very positive. Every recommendation of DOH, they want to implement really high standards for this molecular lab. Kasabot sila, maski dili ni profit na laboratory kayo, libre-hon yun nito. Yung mga ipag-RT-PCR, pati yung mga mag-abroad, yung libre-hon yun dito. Yung may napaabot na lang yun sa kapwa ko sa Batanyos, hapit na ang atong RT-PCR laboratory. Sir, paki-clarify lang gamay dito sa Executive Order number 33 no, ni Governor Katamco regarding sa extension sa general community quarantine dito sa province. Kung saan nga unod din nga naasoy nga executive order? Ang dati nga executive order ni Governor, which 29-30-31, kaya ginabutan kita sa GCQ up to June 30. So ang effectivity lang ang nalahi, so which is July 1 to July 31, ang ato ang GCQ. Ibig naman po nga nagpagawas o guidelines ang ato ang national nga extended pa kita up to July 31. So, parehasang ulit sa atong EO 33 ni Governor o sa National IATF. So, ibig sabihin na katong ginapatuman nga curfew hour, same lang gyapon, from 12 o'clock sa tuwang gabi hangtod da? I think ang curfew natin, sir, is 10. Ah, I'll 20, change. 24. Yun po ang nasa EO 29 po. Actually po, EO 29 and 30, yun yung nagsasabi na under GCQ kita with no movement Sundays. Gilist dan na sa EO 31, GCQ rabi hapon, pero dili na no movement Sunday kay balansihan na itong ekonomiya na hingga na siya na decontamination Sundays. So ang nakabutang sa EO ni Gov, ipadayon lang kung sa pangnaasa EO 31 hanggang July 31. So GCQ ginapon kita with decontamination. Pero na-changes yata sa curfew hour. From 10 o'clock before to 4 o'clock, karon mo raghimong 12 o'clock? 12 midnight? 10 pa rin po. 10 pa rin po. Okay. Ang EO 29 nasa 10 to 4 po. So ang pagpadayon po, 10 to 4 ginapon sa. Nevertheless, sir, na ginapon yung mga munisipyo, masayo pa ang urban na curfew. Depende na nga sa autonomy sa LGU, kaya mas nakasabot din sila sa sitwasyon sa ilahang lugar. Okay. Sir, salamat you guys sa higayon nga gihatag nimo sa itong programa. May mga duga pa bakang impormasyon para sa itong makahigsunan? Yes, sir. Ang haba ng listahan lately ng mga complaints regarding sa vaccines natin. Natay duha ka factors na kinakonsider. Number one, ang supply sa vaccine. Kasi ganito po, pag nakakarinig sila na may 1 million daw na mag-abot, halimbawa Sinovac, para sa Japan na 1 million mag-abot sa Manila, alin nila, pagkabit kaayo ang maapod-apod sa probinsya. Sa gawin ko pa ba ito, ang usual na nangyayari is every 1 million na mag-abot ang atua, mga 5 million lang na bakuna na nag-abot. 5 million divided by 18 municipalities including one city. Nagani yung munisipyo nga wala pa 200 ang nabawat. So, ang nangyayari po, every 2, every 3 days, sana lang ang nag-abot lately. Patients ang tinahanglan sa ato ang katawahan. Kasi for June, ang sabi maraming darating, meron man, pero mas marami pa rin ang naghihintay sa kadawat sa vaccine. So, maganda balita pa rin ito, sir, dahil ito ay palatandaan na effective ang aming information campaign. Kaya dati, ang acceptance sa vaccine halos walang magawat, karon sila na mismo ang naghahanap, nagnagapila, kaya palista na sila na dapat o dahon na daw sila.
So by July, paabotin pa nato the 100 dahil na bands pa ay na-approvan. Pagbuabot pa na ID from India, na ID from China. Basta kung isang available na vaccine at ang dawaton, nagpasalamat kita kay taas ang pagdalat sa tao sa bakuna. Paabot-abot lang pa kaya supply na lang. Oo. Pero ang bad news, sa diligid na matagang dirig Pfizer nga bakuna kay wa tay katako sa para sa storage ni ini. Actually, sir, tinanong mo na rin, sir, meron kaming budget na inilabas para sa isa ka freezer na good for 20,000 na Pfizer trials. So, like, surprise unta ito, na ito sa katawahan, sa mag-abot, pero nangyotana naman kasi, kaya sa probinsya na magdawat ang Pfizer vaccine. Pero, kaya na tayo, freezer para sa Pfizer. Pero ang region ang problema, DOH Regional Office, wala daw sila katakos. So, punsa ng sistema ni Ana? From national yes, lang? Sa initial na ito, sir, na ato ang mga deliveries sa Pfizer, wala pa. Pero once na ma-inform po, meron kasi recommendation yan lagi, na meron silang murag system, pinakuha nila ang kapasidad sa Batag-Usa sa LGU. So once na makita nila na ang LGU na may kapasidad na very easy to transport that vaccine. Kasi ang vaccination hub naman po, kuwaan na ito ang vaccination na dinaplane in sa Cotabasa City, 3DOH. Pero kung halimbawa, kinina Pfizer, so, pwede man na itong spot dito sa Davao City na itong transfer dito sa ato. Wala na problem sa storage during that time. Kaya na itong freezer for that. Kano sa gina-expect na ito makakuha ni board? Mabukas ang kamay? Vaccine rest, no, ang kanina. July, Ang target sa refrigerator nga para sa Pfizer. Pfizer vaccine freezer July, sir. Sa July pa. At least ay July naman taong ma. So, yes, sir. July, sir. Kung expected at the current rate of vaccination kasi so expected na mga late 2022 matapos ang vaccination. Tapos lang pagkat kinina maabot na freezer. Okay. Sir, salamat din kayo ulit o gamayong buntag. Apo. Mga katinig, inyong nabati si Cotabato Board Member Pilbert Malaluan, spokesperson sa Cotabato IATF, pakalabot ni ining kaso sa COVID, no? Dunay maayong balita ron kay naghahinog 20 million para sa pagpalit o refrigerator, no? Para sa storage sa Pfizer. Kaya binato, wala na'y chance nga makagamit pag Pfizer nga bakuna ang taga-probinsya tungod kay Y Katakos nga storage. Sumala sa interview nato kang Doktora Jane Montanier, no? Ang ato ang program vaccination na program coordinator sa DOH DOH 12. So kung maunay ang development, at least napaday chance, no? Kaya ginadream ang good mga katinig sa mga kaigsuunan ang Pfizer kay nga, no? Mas less kuno ang side effect, no? O gausab, sigun sa mga pagtuon, duha ka klaseng vaccine ang pwedeng makabatok sa Delta variant sa COVID-19 katunggikan sa India, katong bakuna lang Pfizer o ang AstraZeneca, no? Kaya kini, pare man sila mga taas, mga efficacy rate, pero sigun sa mga pagtuon, mauna siyang mga bakuna, ang di na kinahanglan pang i-upgrade kay kainumduman, ang katong Sputnik V, no, na gipalit sa atuang nasod sa Russia, wala gi-deliver kay tungod kinahanglan pa nila i-upgrade kay para mabatukan kining Delta variant sa COVID-19 nga gikan sa India. So ang mga naturukan na o AstraZeneca o Pfizer, at least makasulti sila nga okay na. Pero sa mga Sinovac, okay lang gyapon. Kay nga no, at least malayo gyapon, no, sa virus, kanang virus o unang variant sa virus, no. At least mabatukan gyapon katong UK variant, kaya gyapon niyang mabatukan, except lang dito sa Delta nga variant, no. Kay medyo isug-isug yun to. So muna ginahimo sa ubang mga pharmaceutical companies, nag-upgrade pud sila kay para makabatok pud sa lain pang variant sa COVID-19. So gina-expect na to sa sunod nga mga panahon nga mutaas na pod, no, ang average or efficacy rate sa uban pang mga bakuna nga ginapadala sa tuwa. Sa kasamtangan, nagapadayon ang ato ang vaccination program diri sa Region 12
alang sa mga A1, A2 o A3. So ang A3 nasa mga comorbidity, no? Gani ang uban gikatakda nga bakunahan karong adlaw gamit ang Sinovac. Pero mas maayo na ni kaysa wala. Doon na po'y pagtuon nga gipagawas ang mga espesyalista dito sa United Kingdom nga mas epektibo sumala pa ang paggamit sa duha ka klaseng vaccine. Katong pwede daw ang katong Sinovac o kining Pfizer kay mas ligon. Okay lang. Pero ang system niya ay dili pwede nga first dose laing bakuna, second dose laing bakuna. Kung dili kumpletuhon sa nimo ang duha ka bakuna, ang first dose o second dose usa laing klaseng bakuna ang inject sa imo. For example, gibakunahan ka karon og Sinovac. So kinahanglan kumpletuhon nimo ang duha ka dose, then magpa bakuna kag laing bakuna, dugang katong Pfizer para mas muligon ang pangdepensa, mas effective daw. Wa man ganit tay usa ra ka bakuna, duha pa ba, di ba? Alas 6:29 na mga katinig ang atong oras. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dako ang natabang sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Brian Marcelo sa pagwagtang sa iyahang balatian. Saan ako sulit ba? Sabi niya, yun ang doktor magpa-biopsy ko. Ang first gawas sa resulta sa biopsy nga, papillary carcinoma. Wala ko lang na panahuna. Kung gitry ng iyahang produkto, ang Yaki Capsule, i-split na ko nag-inom 3 times a day sulod sa isa kabulan. Pagabot sa kabulan, nagpabalik ko biopsy. Pag gawas sa resulta, natingala ang doktor, nga ano daw nga, negative ang resulta. Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Pagkaon nga kulang sa nutrients, walay exercise o dili maayong stilo sa pagkinabuhi, siguradong sakit ang padulngan o kamatayon. Ayaw hulata nga mahitabo kini. Masigarbuho ipailan-ilan. Garlic Plus! Garlic Plus! Garlic Plus! With sodium ascorbate, kombinasyon sa garlic o vitamin C. Garlic nga natural antibiotic. O vitamin C nga immune system booster. Makatabang paglikay sa high blood, heart disease, diabetes o cancer. Garlic Plus with sodium ascorbate. Natural ug mas epektibo. Mas epektibo. Garlic Plus. Palatian Impas. Mapalit sa mga butika. Do you want to achieve your dreams through quality but affordable education amidst the pandemic? Then, enroll at Colegio de Quitapawan. We are New Normal Ready. Courses offered. BS Criminology, Nursing, Elementary Education, Midwifery, Hospitality Management, Information Technology, Computer Engineering, Computer Science. Colegio de Quitapawan also offers a Junior High School with ESC Grant and Senior High School with Voucher Program. Scholarship grants available. No tuition fee increase for school year 2021 to 2022. For more information, please visit Colegio de Quitapawan or call telephone number 064-577-1340 or cell phone number 0942-345-5370 or Facebook page Colegio de Quitapawan CDK. Hurry! Enroll now at Colegio de Quitapawan. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 6:31 mga katinig ang atong oras. Padayon kita na atong programang Tinig ng Bayan. Mao na nga to ang ginasulti, no? Nga kining kaso sa COVID-19, walay ginapili, no? Pobre man o mayaman, may power man o wala, kayang igo ni COVID. Pero masakit lang diri kung ang pobre maigo kay wagoy kayang ikapatambal. Mahal kayo ang mga tambal ni ini mga katinig. Dito sa mga dunay power, at least makatilaw pud sila unsa day kasakit, no? Nga maigo nining COVID unta ang realization nila nga ilahang paninduton ang ilahang pagpanerbisyo. Sa probinsya sa Cotabato, duha sa pinakaulahing nga naigo sa COVID human nga ayo natong mga unang naigo. Pinakaulahi gika-report kagahapon na si Vice Mayor Cheryl Valdebeso Katamco kung diin kasamtangan naasa ospital, no? O tungod din nagpagawas ang Department of Interior and Local Government o DILG para nagpagawas og kamanduan kay aron dili mabakanti ang posisyon og nilingkod isip pa acting Vice Mayor si First Councilor Ralph Ryan Rafael. So ato kining kumpirmahon naasa rin niya sa tong komunikasyon si First Councilor Rafael
nga mulingkod karon isip pa Vice Mayor unsa po yung mga plano niya no para mapadayon to ang pagpanerbiso diha sa Maya Matalam. Vice, maing buntag si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Maing buntag Sir Loy no, maing buntag po sa tanan nga nagapaminaw karon sa Joy FM. Oo. Sigon sa nakaabot sa inyo ang order, kano saan ninyo nadawat kining order gikan sa DILG nga malingkod ka isip pa acting vice mayor? Accordingly sa memorandum gikan sa DILG no, kung atong lantawon dapat wala yung vacuum bisag isa ka adlaw no. Ang pagpakante sa opisina sa bisag unsang opisina, it's either office of the mayor, office of the vice mayor, or opisina sa konsehal. So mauna nga pag inform sa to agahapon sa DILG, pinaagi sa ilang information before. So mauso kaubang Loy, kahapon po na po natanggap ang memo. Mm-hmm. So kagahapon na DILG. Pero kumusta si sa mga impormasyon na kuha niyo, kumusta si Vice? Well, kahapon nagpagawas po sila sa statement no, pinaagi sa ilang official nga Facebook account diha sa local government sa Matalam, sa Arangkada Matalam, na our vice mayor is really fine no. So we are hoping na kadaan naton siya sang prayers no, pati ang iya pamilya na ma-overcome niya dayon ang COVID-19 ug mag-okay na jud ang iyang sitwasyon ug makabalik nag panerbisyo. Ang mga pila na siya ka pa pila na ka adlaw na na-confine. So far ang pagkabalo nato kaubang Loy no, Lunes lang man gud na inform sa ato ang paghitabo. So ang pagkaroon, Miyerkules, so, naa pa lang saka sa ikatatlo kadlo. Tungod ni ini, kay nagpaalim pa man siya karon sa iyahang balatian sa ospital, unsay mahitabo, unsay plano ninyo para makontinyo ang pagpanerbisyo sa katawan diya sa May Matalam? Well, no, isip acting vice mayor, kung unsay trabaho sa vice mayor at yun ang trabaho, especially on the legislation process. Mm-hmm. Kaya mauman dyan ang mandated under sa local government code, no? Buhato na to na siya. And of course, kahit bisag wala pa yung acting vice mayor, bisag kunti halko or unsa man, nagagulik yung tatabang na ko sa katawan. Mm-hmm. Sa proseso, sa inyohang, unsa bang adlaw yung regular session, Vice? I said. Every Monday, alauna, medyo sa akin. Pero karoon, nag-virtual lang ni. Okay. So kano sa nagsugod o virtual session? Actually, 2 weeks ago, no, ikatulo na namo ka virtual session katong Monday. Mm-hmm. Pero so far, sa inyohang virtual session, unsay mga na-encounter ninyo nga problema? So the usual process, no, ang mga resolution, budget, kaya hindi man dyan pwede na matanggong no, ang mga budget sa barangay, ang mga mga resolution, o mga ordinances na naka-pending, na kinanglan sa gaaday na aksyon, tutanggo niyang bayan. O labi-labi na karon nga kinahanglan yun kayo ang pondo, no? Kaya tungod na nining pagtaas nga kaso sa COVID. Yes, mauna, kaubang Loy, no? For the information po sa Tanangit Kamatalam nga tutanggo niyang bayan, especially karong na pandemic, whatever the proposal na ginahatag sa local chief executive or our municipal mayor, ginasigurado din namo na especially ang panlaban sa pandemic, aprobahan dayo. Mm. Unsang, Kwan, kumusang status sa COVID ya karon sa Matalam? Kay mas nga si Vice, naigo naman nga kabalo kita si Vice pod, perti ka aktibo kayo kini sa campaign against COVID-19. Yes, no, makita jud naton nga si Vice Mayor Gigi mao na among COVID manager sa pano sa Matalam. Karon no, sa pagkakaron, since may active man jud na cases ang banwa sa Matalam, last time kay nagkumpul-kumpul ang results sa Department of Health sa 2021 kabuok mo to gani nga kami ang naging number one sa Bilog North sa Tabato. Pero so far karon no, sa mga following days na isa, na ay zero. So thankful lang po kita nga medyo nagbaba na ang cases sa Matalam. So maugani na nga gina-advise namo sa tanangkatawan, sa mga barangay, no, na observe and help ang health protocols. Kaya gusto ako, kaubang Loy, di ba, na ikuman po sa COVID-19. Maugani na nga pasalamat kita kay nakasurvive kita, no. And also salamat sa mga prayers nga gigahin po sa mga tao nga sa banwa sa Matalam. So as bilang survivor sa COVID-19, pwede mo nimo makwento kung unsang klase nga pakikipaglaban ang imong gihimo sa COVID kay sa mga nakita nato, sa mga naka-experience og severe og critical, murag bigado gyud, padool gyud sila sa hukay. Well, maugani na siya kaubang Loy, no.
kung ma-feel na to nga naa kay tay naramdaman, automatically mag-tawag jud ta, mag-adto jud ta sa hospital. Especially kung puot na atong ginhawa, puot na atong ginhawa, naa kitay lagnat, naa kitay ubo, kay dili pwede ibaliwala ang COVID. No, samtang kung gusto nato ma-prevent ang COVID, no, naa kitay mga suggestive ng mga suggested na mga ginainom, parte ng virgin coconut oil na pampataas ang immune system, vitamin C, kay para magtaas lang din ang atong immune system. Pero once na dili na nato maanatay ma-feel, no, sa atong lawas, especially huot atong dughan o ginaubo na ta nga grabe na, so kinahanglan na din nato mag-adtong sa hospital sa ubang lugar. Oh, dili na hulot ang imong grabe. Dili na nato ulaton na magrabe pa. Sir, daghang kay salamat no sa higayon nga gihatag nimo sa atong programa. Duna pa ba kay dugang mensahe sa atong mga katawan, especially sa mga taga Matalam? Well, no, sa tanang taga Matalam, ang paglingkod na ako bilang acting vice mayor temporary lang ni still no ginaawhag nako ang tanang katawhan sa Matalam na always nato i-follow ang health protocols, no. Sa sitwasyon ni Vice Gigi, okay naman daw siya, pero i-pray nga po nato na iyan ang easy recovery para makabalik sa serbisyo. Daghang kayong salamat sa ubang Lord. Salamat kay Sir, maayong buntag. Thank you so much po. Maayong buntag. Opo. Mga katinig ninyo nga nabati ang acting vice mayor sa Matalam, Cotabato, si Honorable Ryan Ralph Rafael, no. Kalabot ni ining pastila, no, wagoy kining COVID ba, wagoy ginapili, mga katinig. Mo na pinakakonde, so amping-amping lang gyud kanunay ang dapat natong buhaton para mabatukan kining naasoy nga virus. Mao galit tong atong nahisgutan ganiya uban si board member Madaluan, kay kung imong tanawon nganong paspas kaayo ang pagsaka sa iha pa sa mga nangamatay nga taga probinsya, unsay asay problema, no. Kato ang usa sa mga nakita nga kaso, kay tungod ang kadaghanan ginadala sa ospital, severe na, grabe na, so maglisod na gyud og recover. Kay kining COVID, mga katinig, kung dili ni siya paspas ka mga agapan sigon na sa mga pagtuon, maubos gyud dayon ang kinabuhi sa usa ka tawo, kay ngano yahamang punggan nga makaginhawa ka og tarong, no, yahang tirahon ang baga gani dito sa mga kailan nato nga naigo ni experience gyud og kanang grabe ang ilang mga kamot, no, nag-violet pati ang tiil, ang uban pang party sa lawas nag-violet, kay ngano kulang na mag-oxygen ang supply niini og ang dugo dili maka-circular og tarong karon, kay kulang dili man ta high-tech ang atuang lugar. So mo na siya pag na-experience ngani mupadulong gyud sa hukay, kay tungod kulang man tag mga high-tech nga mga kagamitan, dili pareha dito sa nasod sa Amerika, no, nga kompleto sila dire ang mga grabe nato mga pasyente ginadagan sa Cotabato Regional Medical Center o dili sa SPMC. So diyan nimo makita, mga katinig, kulang gyud ang ato ang mga machines nga ginagamit. Aduna kitay machine pero kulang, no, dili susama sa ubang mga lugar nga kompleto sila. Halimbawa, katong mga ventilator, no, o katong ginagamit nila sa kanang ginatubuhan na ang mga pasyente, ay nalang kanang mga masina, nakita na ako na sa ICU, no, personal nga nakita, o lisod gyud makakita kag pasyente nga nagahingalo na, mga katinig. So busa, mao na kanunay nga dapat natong buhaton ang pag-amping lang gyud kanunay, no. Alas 6:42 na ang atong oras. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Mga kayo panas ganado sa produktong sigurado, MM Face Premium Muabax pag asenso. Ang inyong mga baboy, manok ug bibe, baka o kabayo, kanunay pakan-a o MM Face Premium. Aron paspas ang pagdako og maayong resulta, MM Fish Premium, maayong magpatubo. SSS pensioner ka ba? Maayong balita,
Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa SSS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release ug mukita kapag 500 pesos nga komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitaan kini sa Hitoses Building, Dayo Street, Kidapawan City ug matawagan sa 064-577-3414 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch. Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na SWAC sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs. Extended hanggang June 30 ang sale ng RJO Japan Surplus. Kaya tara na! Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. Kikalipay og dako ni Lina Jean Dumandan, taga Neo Pontevedra, Antipasco, Tabato, ang ihang pagpatumar sa Kidiaki Vitamin sa ihang anak nga si Marjorie kay himsog na kini og iya pod ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil ang mga pinaakan sa lamok. 4 months si ako na siya gipainom og Yaki Vitamin, siya nga haplas pod na niya Yaki pod niya oil, nakaron niya basta nang taon mabuskot na in taon. Iyan ang Kidiaki Vitamins og Yaki Liniment Oil. Epektibo gyud na sila mga higala. Busa sulay lang ninyo. Mapalit sa mga butika. If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home away from home. Hi, Bess! Busy ka ata ah! Yes, Bess! Eto, nag-urban gardening. Programa natin to sa SK, di ba? Hay nako, Bess! Iwan mo na yan! Punta tayo sa party! Gimmick tayo kasama ang tropa! Uy, pinagsasabi mo dyan! Di ba bawal pa yan? Hmm? Maniwala ka dyan, Bess! Mag-face mask lang tayo! Lusot na yan! Alam mo ba, Bess, na tumataas ang bilang ng kaso ng COVID-19 dahil sa pagsuway sa ating mga health protocols, lalong-lalo na sa mga pagtitipon? Hay nako, Bess! KLJ ka talaga. Bes, mahalaga ang buhay kaysa sa panandaliang kasiyahan. Sa ating mga kabataan, tulong-tulong po tayo upang labanan ang COVID-19. Ito po si Santina Tainan, ang inyong SK Federation President ng Kidapawan, na nanawagan sa ating mga kabataan na maging responsable at mabuting halimbawa sa ating komunidad. Kabataan, kaya natin to!
Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 6:48 na mga katinig ang atong oras. Padayon kita sa atong programang Tinig ng Bayan. Oy, ni kasana no si Senador Manny Pacquiao sa hagit ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nga pangalanan ka itong mga gisulti niyang opisina nga grabe ang korupsyon. Pero karong umabot nga adlaw mga katinig paghimo ni Pangulong Rodrigo Duterte ang iyahang State of the Nation Address o kining iyahang SONA no sa July 26. Unsa ba gina-expect nato dugay-dugay pa noon kini pero unsa ba itong gina-expect sa mga iyagyag ni Presidente Duterte. Especially nga naapit sa pandemyang COVID-19. Si Professor Ramon Belino Jr. ato ang kauban. Prof, good morning. Yes, magandang umaga rin sa lahat naman nakikinig. Ano ho yung mga in-expect natin na bibigkasin ng Pangulo sa kanyang SONA? Yeah, actually, aside from itong, ano, itong COVID response, so kasi ito naman yung pinakamatinding problema natin sa ngayon, I think, no, since this will be his last, SONA. So magbibigay na siya ng ano ng kanyang mga legacy sa mga Pilipino. And I think yan yung magiging tono, no, kasi I'm looking at yung mga pre-SONA conferences, no, na ni-organize ng administration, and it seems doon papunta, no, lahat ng mga discussions, no. Ano ba yung kanyang mga campaign promises? And among doon sa kanyang mga campaign promises, what has been done by the administration, and what ano pa yung pwedeng gawin ng administration. No? So, in fact, may mga nakikita na ako ngayon lumalabas, no, yung mga campaign tracker. Ibig sabihin, no, ano yung mga nagawa dun sa kanyang mga campaign promises. And I think, no, baka yan yung magiging tema ng kanyang last SONA. Okay. Kasi ang isa sa mga nakita natin dito, baka ihayag na rin ng Pangulo kung sino kanyang kanyang susuportahan sa darating na eleksyon. Siyempre, kasi ngayon lumulutang yung pangalan ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte, pero sa pinakahuling balita, ayon kay Inday Sara, hindi daw talaga siya tatakbo at ayaw niyang sundan ang yapak ng kanyang ama. Yeah, actually may mga ganung speculations, although for me it's very very early, no. Aside from yung na medyo problematic din ang ano, no, ang magiging kandidato ng administration, no, kasi nga of course ang number one nila option is si Mayor Inday. Although right now wala pang ganung confirmation. So at saka yung kanyang SONA kasi mangyayari almost mga 3 days after lang ng ano, no, ng National Assembly ng PDP Laban. So titingnan muna natin ano yung mga developments dun sa ano, no, dun sa National Assembly, kung matatanggal na ba si Senator Manny Pacquiao as president ng PDP Laban, and kung sino ba yung i-endorse nila. So kung ganun, napakalapit, no, ay baka ano, baka magme-mention lang siya ng names, no, but wala talagang ano endorsement, no. Kasi I'm expecting mga endorsement mga ano eh, mga later part ng August or early part ng September. Oo. Kasi may mga lumalabas din na balita na may mga grupo din pala sa loob na talagang gusto nang patalasikin, ano, si Senador Manny Pacquiao sa kanilang partido. Yeah, actually, medyo matagal-tagal na rin itong ano, mga naging issue, no. Although in the past few months, tahimik lang sila, no. Pero ngayon yata nararamdaman talaga ni Senator Manny Pacquiao, no, yung ganung pressure coming from party mates. Kaya I would not be surprised na may mga ganung lalabas na mga statements from him. So baka tatalon siya ng ano, ibang partido, may possibility na pupunta sa oposisyon. Although unfortunately hindi siya tanggap ng opposition, no? Kasi isa kasi sa major ano ng opposition is that hindi dapat allied with the current administration. Ang tinitingnan natin is yung third force na sinasabi, yung mga independent candidates. So may mga lumalabas na gano'n, no? The likes of Senator Manny, Senator Grispo, and of course si Senator Tito Soto and Senator Ping Lacson. Ayun. Sir, salamat po, ano, sa panahon. Thank you so much. Okay, maraming salamat, more power, God bless, and stay safe po tayo lahat. Apo, God bless po always. Si Professor Ramon Abilino Jr. sa Ateneo de Davao University. So, there is a politika mga katinig, no? Sumala pa ni kasana si Senador Manny Pacquiao dito sa hagit ni Pangulong Rodrigo Duterte nga itudlo unsang opisina sa gobyerno ang dunay grabing korupsyon, no? Sumala pa ni Senador Manny Pacquiao mismo ang Presidente Duterte na ni sulti ni atong Oktobre 27, 2020 nga
nagkagrabe ang korupsyon sa gobyerno o maoning iyang paghahatagan o panahon sa nahabilin nga panahon na isip pa presidente sa nasod. Usa sa mga gi-question ni Pacquiao ang Department of Health kung DOH kung asa ni inigidala no ang kwarta nga panggasto alang sa pandemya nga COVID-19. Kaya sumala pa niya nag-inawayay ang mga leader sa nasod sa pag-nining problema sa korupsyon. Pero ang problema sa COVID nga kinahanglan kayo hatagan og duot o panahon, murabag ang kwarta walay klarong gipadulngan. Bilyon-bilyon ang pondong gigahin mga katinig batok ka niining COVID-19 pero muna way klaro, daghan ang mga reklamo batok ang DOH Secretary Francisco Duque III, pero murag wa man musalir no ang mga reklamo batok ngadto kaniya kay close kaayo sa presidente no unsa kahay unsa tawag niini do na siguro anting-anting si Duque nga dili man basta-basta matanggal sa serbisyo bisan pag daghan na kayong mga hungihong nga na-involved kini sa korupsyon sa mga opisina sa gobyerno, gihingan lang pakinig mafia sa PhilHealth. Pero sa mga leader o sa mga katinig dito sa iyang partido, kini nga PDP Laban, hugas kamot po ning mga leader no sa administration na party, kaya sumala pa ni PDP Laban na Vice Chairman o Energy Secretary Alfonso Cosi, wala sa ilang agenda sa meeting sa July 17 ang issue sa pagpataktak kay Pacquiao kundi li ni gawas ang naasoy nga kining chismis nga si Paon si Pacquiao sa ilahang partido human kini gisulti ni Pacquiao nga halos triple sumala pang korupsyon sa administrasyon ni Duterte. So murag si Pacquiao na naghimo og iyahang linya nga hawaon siya sa naasoy nga partido. Pero kung kamo ba pangutan-on sa karong panahuna, halimbawa mudagan si Senador Manny Pacquiao isip presidente, iboto ba ninyo siya? Ako para sa ko personally ha. Ako nga panlantaw mga katinig, maayo man si Manny Pacquiao, dagan siyang nabuhat, dagan siyang natabangan. Bisag dili pa sa senador pero isip pa magpadagan na no isip pangulo na sa atong nasod murag dili siya qualified kay ngano una sa iyang experience mga katinig ikaduha daghang kayong kurakot sa gobyerno daghang kayong mga maro sa gobyerno kaya ba ning sa gangon ni Pacquiao si Duterte manggani nga grabe na ang iyahang prinsipyo batok sa mga kawatan sa gobyerno naglisod mangani hangtod karon daghang pagyapon kawatan sa gobyerno no nakaugat na mga kawatan diha dili baka dulaan lang sa Manny Pacquiao mao na isa sa mga tanaw nato no basin mapareho lang siyang Pinoy gigamit lang usab ang katong iyang daang matuwid wa magyapon na tuwid di ba so mao na siya so kinahanglan nato ang leader nga adunay klarong baruganan o leader nga adunay kamay na bakal no mao na importante dira o dili pwedeng dulaan sa mga maro nga naas gobyerno kay kung kulang pugka og abilidad kulang pugka og experience na unsay mahitabo sa tuwa. Alas 6:57 na ang atong oras sa mga katinig. Himsog kaayo ang Papa ni Lorena Kunanan nga si Felipe, taga Matutungan, Santa Cruz, Davao del Sur. Tungod kay nagamaintain siya sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o kadunay po nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil. Anong maintain niya sa iglad niya ba? Ang Yaki Oil, Yaki Capsule, naplas niya taga gabi bago siya matulog. Okay na kalkay ko ya, bisa tiguwang na, sa ilang gyapon. Yan ang Yaki Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit ka na sa mga butika.
Ang pagkaguba sa mga mata o kon retinopathy ang isa sa mga posible nga komplikasyon sang diabetes. Likawan ang high blood sugar. Mag-inom sang Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika. Healthy products ba ang hanap mo? Yaki Grocer ang dapat puntahan mo. Available sa Yaki Grocer ang lahat ng produkto ng Yaki. Meron din silang tuna products tulad ng panga, belly, portion at tuna stick. Sa Yaki Grocer, makakabili ka rin ng squid rings, pompano, bagaybay, bangus, seafood, fishball, organic egg, organic pork and chicken meat. Kaya tara na sa Yaki Grocer dahil may dry goods na rin sila. Tumatanggap din ang Yaki Grocer ng short order for takeout. Yaki Grocer is located at Quezon Boulevard, Kitapawan City beside Avon. Maya pa si Gwen. Nakatulong na kalawin. Apay na kung bay na. Di man gani makausa. Daon sa gugadihan? Da. Dalihan, humanan ko og pangapi sa Aukira 5-in-1 Coffee. Tanawa no, andam na ko, baskog na kuhan. Pantay, bitaw ha? Kalimay mo din sa Aukira 5-in-1 Coffee, han? Pwede ba din ako, han? Kini na atong himuong kapihan, aron doon natin kadulang igong energy og mabuhat na itong atong gustong buhaton. Sige, han! Ang Aukira 5-in-1 Coffee, mapalit sa mga butika. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Una ka tayo sa kaminuto na lamang na nahabili na itong programang Tinig ng Bayan, mga katinig. Adunay gipamahayag ang Commission on Election o COMELEC sa publiko no, nga kanunay. Sumala pa mabinantayon o ayaw sumala pa iboto no, ang mga mukandidato nga sayong nangampanya karong panahuna. Sumala kang COMELEC spokesperson na James Jimenez usa kining paglapas dito sa Republic Act 9369 kung ang poll automation na law no, kung diin mga katinig bawal ang sayong pagpangampanya. Karong umabot nga Oktubre ang filing na sa Certificate of Candidacy. Karon pa lang diyan nato makita mga katinig daghan ng mga nagkalat karon ng mga Facebook account nga ginagamit na no sa pipila ka grupo para gub-on ang ilahang mga mamahimong kalaban sa politika. Unya doon na po yung mga Facebook account nga gi-create para po ipahumot ang ilahang mga leader. Subot pa subot ni ana gamiton gyud ning social media sa mga politiko alang sa ilang mga pang-personal na interest. So expect kita nga musamot pa kini kay bawal man ang face-to-face nga pangampanya. Sumaytabo niya na gamiton ng mga social media account, daghang kayong platform no sa social media. Unya ang mga sibihanan sa radyo, mga telebisyon, gamiton po na nila mga katinig. Sigurado gyud na. E maura may bugtong pamaagi para mailan sila sa tao o makita sa tao ang ilang mga binuhatan. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Wala kita igong oras. Musunod ng alas 7 balita. Dagang salamat sa inyong kanunay na pagpapinaw na itong programang Tinig ng Bayan. Thank you so much no, sa mga kanunay nga nag-subaybay sa ito online via Facebook Live. Dire sa ito ang Tinig ng Bayan. Good morning. Salamat kaayo sa inyong tanan. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcast.